As you can see, this video is kind of different than my other videos. Yes, because I'm going to try something new. Char, the English. So, itong mga bagay na nakikita nyo are the things that I will be using in decorating my K-pop wall. So, let's get started. So, I'll be doing the hanging pictures effect. So, kailangan natin ng wooden stick and also some rattan strings. So, all you need to do is to tie them together. Make sure na itali nyo yun twice para matatag. Yan. So, nakikita nyo na yung struggle ko, no? Opo, yes po. And then, do some magic. Wow! Tiyan! So, before nyo ilagay yung wooden stick sa place na gusto nyo ilagay, make sure na may glue stick na. And then, dagdagan nyo lang yung mga areas na kailangan pa. So, ang kinawa ko ay 3x2. 3 sa first column, and then 2, and then 3, and then 2. Tapos yung mga pictures, dinikit ko siya mismo sa wall para matatag. Para hindi agad matanggal or what. Although, hindi ko na napakita kung paano ko nilagay yung poster ng TXT, pero nandun siya sa ilalim ng mga hanging pictures. Then, nilagyan ko lang ng mga pictures yung pagitan ng mga posters, and yung gap nila sa isa't isa ay half of my thumb. Then, nilagyan ko lang ng mga pictures yung mga empty spaces. Sa totoo lang, wala talaga akong idea or plano sa pagde-decorate ko ng wall ko dito. Parang ano lang, go with the flow, ganun. Tapos yung mga postcards, pictures na nakuha ko ay galing sa Lazada Mystery Box. You can check my video for the full review, Lazada Mystery Box K-pop Edition. For this naman, nakasetup na siya agad, and then dinidikit ko na lang siya with the use of glue gun. So yung design naman dito ay inspired sa mga K-pop journal na nakikita ko in the internet o kaya sa TikTok ganyan. Although hindi na ako talaga nagsulat, so parang hindi na rin siya journal, inspired lang siya ng design, ganun. And here's the result. What do you think? So please subscribe to my YouTube channel and give this video a thumbs up. And also follow me on my Instagram account at Chu Pangilinan. Kamsahamnida! Annyeong!